Psalm chapter 66, verses 1 to 4. Make a joyful noise unto God, all ye lands. Sing forth the honor of his name. Make his praise glorious. Say unto God, how terrible art thou in thy works. Through the greatness of thy power shall thine enemies submit themselves unto thee. All the earth shall worship thee, and shall sing unto thee. They shall sing to thy name, Selah. Lahat ay manalangin. Tunay nga, O Diyos, na tapat ka sa buhay ng iyong mga anak. Salamat po sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay, maging sa gagawin mo pa sa aming kinabukasan. Salamat po sa gabing ito na ang bawat isa ay magpatuloy sa pagkikinig ng iyong salita at pag-aaral ng iyong salita. At ang dalangin namin, Panginoon Diyos, na bawat isa ay mapagpala ng iyong ibabahaging salita sa amin sa gabing ito. Dinadalangin po namin ang gagamitin mo upang maghatid ng iyong salita sa gabing ito. Pagpalain mo, Panginoon Diyos, ang buhay niya. Ganun din, ang salita mo, Panginoon Diyos, ay siya ang aming higit na matutunan at malaman. Salamat sa biyaya mo sapagkat ang bawat isa ay patuloy na gumagawa sa iyong gawain at ang patuloy na pagpapagamit ng aming mga sarili sa kalalago ng iyong gawain. Salamat po sa gabing ito, nawa ang broadcast na ito ay hindi magkaroon ng mga problema na sa ganon, Panginoon, ay makapag-concentrate ang bawat isa sa pag-aaral ng salita mo sa gabing ito. Salamat po sa lahat ng iyong mga manggagawa na ginagamit mo para sa iyong dakilang gawain. Palayan niyo po ang oras na ito hanggang sa matapos at ang dalangin namin na di lamang kami sa prayer meeting kundi sa iyong mga gawain kami po ay lahat ay naroroon. Lahat ng ito ay aming panalangin at humihingi po kami ng tawad sa aming mga kasalanan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus na iyong anak. Amen.
Good evening, First Baptist Church of Pildira. Sa gabi ito, purihin ang Panginoon na muli makapagbulay-bulay tayo ng salita ng Panginoon at ganoon din, tunay na i-apply natin ito sa ating mga buhay. In line with our 2023 theme, Faithful and True to the Last, na ang text natin ay matatagpuan natin sa Psalm 101 verse 6. At ganoon din sa January and February theme natin, Delivered from this present world. At ang teksto natin ay matatagpuan natin sa Galatians chapter 1 verse 4 to 5. Sa gabi ito, ang text natin ay matatagpuan natin sa Romans chapter 7 verses 5 to 6. At ganoon din sa Romans chapter 7 15 to 25. Basahin ko ito at sundan na lang nyo ng, sa inyong mga Biblia. Romans chapter 7, 5-6. From when we were in the flesh, the motion of sins, which were by the law, did work in our members to bring forth fruit unto death. But now, we are delivered from the law, that being dead wherein we were held, that we should serve in newness of spirit, and not in the old in the oldness of the letter. Romans chapter 7, 15-25. For that which I do allow not, for what I would, that I do I not. But what I hate, that I do I. If then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. Now, then it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. For I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good things. For to will is present with me, but how to perform that which is good, I find not. For the good that I do not, but the evil which I would not, that I do. Now, if I do that I would not, it is no more that I that do it, but sin that dwelleth in me. I find then in the law that when I would do good, evil is present with me. For I delight in the law of God after the inward man. But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin, which is my members. O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh the law of sin. May the good Lord bless the reading of this holy word. Let us pray. Gracious God and Heavenly Father, thank you Lord sa gabi ito. Thank you sa time and privilege, Lord, na binigay mo upang sa gabi ito makapagbulay-bulay kami ng iyong salita. Dalangin ko, Lord, na ikaw ang maging gabay, maging patnubay, ang Banal na Espiritu ang siyang kumilos upang ang iyong salita ay aming maunawaan. At tunay, Panginoon, na hindi lang mabasa na namin ito, kundi tunay, Panginoon, na may apply namin ito sa aming mga buhay. O Lord, maraming salamat sa lahat na ito. Itong aming sinasamot, dinadalangin in Jesus' name. Amen. Tension and struggle are typical to our daily experience as believers. Diba? Talagang maski man nanampalataya na tayo, talagang nandyan yung tension at saka yung pressure at saka struggle sa buhay natin. Ano? Karakteristik nito ng buhay Kristiyano. But doom and defeat do not have to rule our lives. No? Alam natin na huwag tayo maging talunan. No? But doom and defeat do not have to rule our lives. No? Marami mga struggle sa buhay natin. Hindi ibig sabihin dahil naging Christian na tayo, wala na ang mga struggle sa buhay natin, tapos na. Lalo pang dumadami mga struggle sa buhay natin pag tayo mga mananampalataya na. No? Ngunit huwag tayo maging talunan. Labanan natin ito. At hindi ang laban nito ay hindi sa atin, kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Bilang introduction natin dito, no? There is a popular hit song which repeats a line over and over again, no? It goes like this, no? Yung awitin ito noon. Gusto kong bumait pero hindi ko magagawa, no?
Yan, sabi niya. Sa buhay natin, buhay Kristiyano natin, ganito nang laging nang nangyayari sa buhay natin. Parang gusto mong gawin ang tama, gusto mong bumait, ngunit di mo magagawa. Marami mga disturbances sa buhay natin, marami mga nangyayari sa buhay natin na minsan, madalas, minsan, nahuhulog tayo, nalalaglag tayo. Do you sometimes feel like this, no? Today's message will deal with the struggle in Christian's life. Marami mga struggle sa Christian life natin, no? Kaya yan ang pag-usapan natin sa gabing ito. Dito, may tatlong bagay tayo na pagbulay-bulayan. Three things to ponder, no? Una, delivered from the law, no? Actually, no, nung tinanggap natin ang ating Panginoon bilang Diyos at kabaligtas sa ating buhay, no? We are delivered from the law. Dati, no, ang buhay natin ay susunod tayo sa mga kautosan, mga kautosan para maging maayos ang natin sa Panginoon, maging maayos ang relasyon natin sa Panginoon, maging mabuti ka, sundin mo mga kautosan para maging maayos ito. Ngunit ngayon hindi na, no? Hindi na tayo sumusunod noon sa mga batas na ito, no? We are under grace, no? Dito nga sabi, a Christian has gained freedom from the power of sin under the law. Nang maging Kristiyano tayo, we have gained freedom. Naging malaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at ng kautusan. Hindi na tayo sumusunod dito. Nahiwalay na tayo, no? Nawala na sa atin, nawala na yung kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay. Sapagkat ginawa na ito ng ating Panginoon, Jesucristo. Sabi nga ni Apostol Pablo, sabi niya dito sa verse 5 ng binateksto natin kanina, Paul described a life distinguished by sin, law and death, no? Itong inihayag ni Apostol Pablo, no? Ini-describe ni Apostol Pablo dito na ganito ang buhay natin nang hindi pa tayo mananampalataya. Nung wala pa tayo sa ating Panginoon, no? Wala pang Panginoon sa ating buhay. Yan ang kalagayan natin sa mga sitwasyon natin, no? Pag kasalanan ay siyang naghahari sa atin at ito'y patungo sa kamatayan. Sabi nga doon sa verse 5, sabi nga, for when we were in the flesh, ibig sabihin, ang laman pang naghahari sa buhay natin, the motions of sins which were by the law did work in our members to bring forth fruit of unto death. Huh? Yan, no? Yan ang nagagawa ng kautosan, no? Sa laman tayo, no? Sa laman pa tayo, the motions of sins, no? Yung mga gawa ng kasalanan na dala ng kautosan did work, no? Naggumagawa sa lahat ng bahagi ng ating buhay. At ang patungo nito ay, ang bunga nito ay kamatayan, no? Dito, dineclared ni Apostol Pablo, he declared that believers have been released from trying to maintain right relationship with God through keeping rules and regulation. No? Na-release na tayo. Yung mula nang maging mananampalataya tayo, na-release na tayo doon sa yung gustong-gusto natin na yung we're trying to maintain yung parang magandang relasyon natin sa ating Panginoon, susunod tayo sa mga kautosan, sa mga rules and regulation ito. Ngunit ngayon, through grace, we were freed to serve God. Libre na tayo maglingkod sa ating Panginoon dahil sa biyaya ng Panginoon, no? Ngayon dito sa verse 6, binanggit ni Apostol Pablo dito na Paul described the present conditions of Christian. Yung present sitwasyon na natin nang tinanggap natin ang ating Panginoon bilang Diyos sa pagligtas. Sabi nga sa verse 6, but now, no? Yung salitang ngunit ngayon, no? But now, we are delivered from the law, no? We are delivered. Ibig sabihin, napalaya na tayo dito sa kautosan. That being dead within, we were healed. We were healed, no? Na dito, no? Hawak-hawak tayo ng kautosan. That we should serve in newness of spirit. Yun na ngayon, no? Malaya na tayong maglingkod, no? In the newness of spirit and not in the oldness of the letter. Hindi na yung
pagsunod doon sa mga kautosan na iyon, no? We were delivered, no? At malaya na tayong maglingkod in the newness of spirit, no? Ang sabi, ano nga dito? We were now discharged, no? Or delivered from the law. Wala na tayo, hindi na tayo sumusunod doon sa mga kautosan. Sabagay, yung mga kautosan, maayos yun. Ngunit, hindi yun ang magbigay ng tamang relasyon natin sa ating Panginoon. Naging tama yung relasyon natin sa ating Panginoon sa pamagitan na pa ng biyaya, no? Ng biyaya ng Panginoon na binigay sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus. Sabi nga nun, ang mga Christians, they died to the law, no? Namatay, kasama na, namatay doon sa kautusan which used to arouse their sinful passion. Yes, no? At makita natin ito sa verse 4 ng Romans 7, sabi niya, wherefore, my brethren, ye also are become dead to the law by the body of Christ, that ye should be married to another, even to him who raised from the dead, that we should bring forth fruit unto God. No? Yan. Patay na tayo doon sa mga pagsunod sa kautosan sa batas nito, mga kautosan nito. No? At dito, no? We are married, that we should be married to another. Anino ito? Kay Kristo, even to him who raised from the dead. Si Kristo Jesus, no? That we should bring forth fruit unto God. Paglilingkod natin sa ating Panginoon, magkabunga ng maayos na paglilingkod sa ating Panginoon. Makita rin natin dito sa Romans 6:4, sabi nito, therefore, we are buried with him by baptism into death, no? Yung baptism nito, yung nagsimbolize sa atin, ano? Nang nilubog tayo, yung lumang katawan natin, lubog unto death, no? Kasama ni Kristo Jesus. Hindi ba? Lala natin, pag magpapaptize tayo, yung nagpapaptize, sabi niya, pag nilubog ng pastor yung ibabaptize mo, sabi niya, buried unto Christ, no? Yan. That like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, ng ang halimbawa ito na ng pagmuli ng ahon sa tubig, ito ang halimbawa na muling pagkabuhay ni Kristo. Even so, we are also should walk in newness of life. Mabuhay na tayo na bagong nilalang, no? Bagong pamumuhay na, no? Hindi na yung dating buhay natin, no? Na ang sinusunod ng katawan natin, yung pita ng laman natin ay kasalanan, no? At ito ay patungo sa kamatayan. Ngunit ngayon ay malaya na tayong mabuhay sa pamagitan ng patnubat gabay ng banal na espiritu, no? Even so, we also should walk in newness of life. Mamuhay na tayo, ano? Sa bagong buhay natin, ano? They are now able to serve in the new life of the Spirit. Malaya na tayo makapaglingkod in the new life of the Spirit sa pamagitan ng Espiritu, no? Because Christians died to sin through death with Christ, no? Romans chapter 6 verse 1 to 11, God liberated Christians from the power of sin under the law. Liberated na tayo, no? Delivered na tayo. Sinasabing liberated, malaya na tayo, no? Sa power of sin, no? Kapangyarihan ng kasalanan sa pamagitan ng kautusan. Wala na, no? Malaya na tayo ngayon, ang mga Kristiyano. Christians are no longer submitting to an external code of the laws, no? Hindi na tayo doon sa mga panglabas, no? Diba? Hindi na tayo nagsasubmit doon, kundi ano bang udyok ng banal na espiritu sa atin? But now, the Spirit give guidance from inside that the law had tried to supply outside. Dati, sinasabi ng ano, gawin mo ito para maging maayos ka, maging gawin mo ito, sundin mo ito, no? Ngunit ngayon, ang banal na espiritu ang siyang nag-guide sa atin inside na hindi kaya
isupply ng kautusan from outside. Huh? Yan, no? Kaya sinasabi ito ni, noon pa naman sa New Covenant na sinabi ni Prophet Jeremiah, in Jeremiah 31:33, sabi niya, "But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel," sabi niya. "After those days, saith the Lord, I will put my law in their inward parts and write them in their hearts," no? Sa puso na natin. "And I will be their God, and this shall be my people," no? Ito ang sinasabi ni Prophet Jeremiah sa doon sa yung New Covenant. Kaya ang nag-udyok sa atin ngayon sa ating mga buhay ay ang Banal na Espiritu na dito na nakasulat yung kautusan sa puso natin. Sabi ni Prophet Jeremiah, "I will write it in their heart," no? Hindi na yung panglabas na kung ano pa mga sinusunod-sunod natin, no? Yung mga kautusan. Halimbawa dito, no? Nabanggit dito kanina sa dito sa text natin. Sabi sa Romans ano pa lang, kung isimula natin sa Romans sa chapter 1:7-1, sabi niya, "A woman is released from her vows to her husband when he dies," di ba? Habang buhay pa yung lalaki, ang babae dapat na mag-submit pa rin doon sa kanyang asawa, no? Asawang lalaki. Kaya, ang sabi nga doon, ang isang babae ay matawag lamang mga nalunya kung sinasabi na buhay pa yung asawa niya, nag-asawa na uli siya ng iba. Ngunit, yung sinumpaan niya ito, yung sinumpaan niya na yung vows niya, ay mabawalang bisa ito pag namatay na yung kanyang asawang lalaki. No? Maski mag-asawa pa siya ng iba, hindi na mga nalunya yung tawag sa kanya. Ganito yun sinasabi. "In the same way, those have been set free from sin by the Spirit are no longer bound by the law." Yes, no? Ganito rin, no? "Those have been set free," tayo, napalaya na tayo, no? From sin, no? Sa kasalanan, sa pamagitan ng Espiritu, are no longer bound, no? Hindi na tayo hindi na tayo hawak ng kautusan. Yan. Malinaw ito, no? Nakita natin na yung buhay natin ng mga Kristiyano ngayon, hindi na tayo dapat na doon pa sa pamagitan ng mga kautusan, kundi sa pamagitan ng Espiritu na siyang gumagabay sa atin. Siyang nag-udyok sa atin from inside, no? Yan, no? Kaya, we are delivered from the law, no? Yan ang natin. Dito, binanggit ni Apostle Paul, declared the difference between the role of the law and the leading of the Spirit. Magkakaiba ito, eh. Iba yung role of the law and the leading of the Spirit. In 2 Corinthians 3:6, sabi dito, "Who also hath made us able ministers of the New Testament, not of letters, but of the Spirit." Sabi dito, anong sinasabi? "For the letter killeth, but the Spirit giveth life." Malinaw, no? Yung pagsunod sa kautusan, no? Hindi tayo naging mabuti, no? Hindi tayo naligtas sa pagsunod sa mga kautusan na yun. Ngunit, no? "But the Spirit giveth life." Nagkaroon tayo ng buhay, buhay na walang hanggan, nung tinanggap natin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas natin, no? At by grace, no? Ito ng buhay natin ngayon bilang mga mananampalataya, no? "For the letter killeth, but the Spirit giveth life." In Romans 2:29, sabi dito, "But he is a Jew which is one inwardly," no? "And circumcision is that of the heart in the Spirit and not in the letter," no? "Whose praise is not of men, but of God," no? Kaya yung, di ba yung tanda ng mga Hudyo noon? Yung bilang mga Hudyo sila, yung circumcision, no? Circumcision. Yan ang tandaan nila. Panglabas na anyo ito, no? Ngunit, ngayon, ang sinasabi niya, no? Circumcision of the heart. Yung puso ang dapat na malinis, ang puso ang dapat na baguhin, no? Hindi yung panglabas na anyo. Yes.
circumcision is that of the heart, in the spirit, and not in letter, whose praise is not of man, but of God. Huh? Yan ang mga ano ng Hudyo, no, ate. Sabi na, di ba yan ang utos sa kanila rin? Ngunit panglabas yon, no? Ayon sa kautosan. Ngunit ngayon, dapat na, sabi nga ni Prophet Jeremiah, I will write them in their heart, no? Kaya, sa puso, ang puso natin ang dapat na siyang mabago. No? At alam na naman natin na tunay nga na bago na tayo. Nang tunay nga ang tinanggap natin ang ating Panginoon bilang Diyos at ikapaligtas ng ating buhay. Sabi nga naman sa Philippians chapter 3 verse 3, for we are the circumcisions which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. No? Hindi na yung ang confidence natin, hindi na doon sa laman, no? In the flesh, no? Ngunit sa Espiritu na, no? And rejoice in Jesus Christ, no? Yan, ang ano. Sinabi naman sa Galatians 5:16-26, sabi niya, this I say then, no? Sabi niya, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh, no? Lumakad. Ibig sabihin, mamuhay kayo ayon sa Espiritu. Ibig sabihin, mayroong struggle, no? Yun na. Para hindi tayo, hindi natin ma-fulfill yung last nito, ng the flesh, dapat na we walk in the Spirit. Mamuhay tayo ayon sa Espiritu. For the flesh lusted against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that you cannot do the things that you would. Hindi natin magawa talaga yung gusto natin gawin dahil may struggle, no? Dito sa loob natin, no? Yung Espiritu against ito sa flesh, ang ng flesh against dito, no? May struggle dito sa loob natin, no? Yan. 18, but if ye lead by the Spirit, ye are not under the law. Kung Espiritu na nagli-lead sa atin, we are not under the law, no? Now the works of the flesh are manifest, which are this, no? Nakita natin itong mga gawa ng laman, no? Adultery, no? Pangangalo niya, fornication, karumihan, no? Uncleanness, lasciviousness, kahalayan, no? Idolatry, yon, pagsamba sa mga diyos-diyosan, witchcraft, no? Pangukulam, hatred, no? Nagkapukot, variance, paghati-hati, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, no? Dami pala nito, no? Envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like of this, which I tell you before, as I have also told you in the time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Huh? Ito natin, itong ginagawa ng laman, no? Flesh, rami, no? Mga bagay nito na sabi nga noon, pag ginagawa pa rin natin to, no, shall not inherit the kingdom of God. Verse 22, sabi nga doon, but the fruit of the Spirit is love. Dapat ito namang mamayani sa buhay natin, yung pag-ibig, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, no, meekness, temperance, against such there is no law, no? Tandaan natin, no? Hindi na under ito sa mga kautosan. And did that our Christ have crucified the flesh with the affection and lust, no? Nang ipinako na natin, eh, ng laman at kasama nito yung mga pita nito, no? Sabi niya ito, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Sabi niya ito, kung gusto natin mamuhay sa Espiritu, walk in the Spirit, no? Mamuhay rin tayo ayon doon sa Espiritu. Let us not be desirous of vain glory, provoking one another in being one another. No? Kita natin, malaya na tayo, pinalaya na tayo dito, no? Sa pamagitan ni Kristo Jesus, sa pamagitan ng ginawa ni Kristo Jesus sa cross ng Kalbaryo, tunay na pina, we are delivered, no? Sa
kasalanan ng mundo ito. We are delivered from this at this prison, ano, no? From this prison world. Huh? Actually, dito pa rin tayo sa mundo ito eh. Ngunit, patuloy tayong dinedeliver, no? Ng ating Panginoon sa pamagitan ng ginawa niya sa cross ng Kalbaryo. Hindi na tayo doon sa sumusunod sa mga kautosan ito. Yes, no? At dito, alam natin dito sa pangalawa, Kristiyano na tayo. Kung siya nagtataka tayo, di ba sinabi natin kanina, gusto kong bumait pero hindi ko magagawa. Yes, no? We struggle for freedom. Malaya na tayo. Ngunit patuloy pa rin na tayong nagsastruggle, ano? At makita natin ito sa Romans chapter 7, verses 15 to 23. Ang sabi nito, still a Christian struggle with sin, no? Akala natin, kasi kuminsan nagtatanong tayo, marami na, kung kailan pa ako naging Kristiyano, bakit kuminsan marami na mga problema sa buhay ko, marami pa ano-ano pa mga dumadating sa buhay ko ng mga problema. Yes, no? Still a Christian struggles with sin. God has rescued us from the power of darkness and brought us safe into the kingdom of His dear Son, no? Niligtas na tayo, no? Dati, sa kapangyarihan tayo ng kadiliman, no? Nirescued tayo ng ating Panginoon, dinelivered tayo doon, no? At dito dinala, and brought us safe, no? Ligtas na tayo into the kingdom of His dear Son, no? Sa kingdom na tayo ng ating Panginoon, Jesucristo, no? Colossians 1:13 ang sinasabi, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son. No? Wala na tayo sa kadiliman. Yes. Ngunit, bakit patuloy pa rin tayong nagsastruggle, no? Marami pa rin mga bagay kung saan madalas na natitisod tayo, madalas na nalalaglag tayo sa kasalanan. Yes, no? Yung sabi nga natin kinin doon sa Galician kasi may struggle eh. May struggle sa buhay nating Kristiyano. Mayroong gawa ng ang galaman ay patuloy pa rin gumagawa sa buhay natin. Flesh, ano? Kita natin kanina yung mga gawa ng laman, no? Napakarami. At doon yung banal na espiritu may gawa sa buhay natin. Kaya may labanan ito, no? Kaya ang katawan natin parang battlefield ito eh. May giyera sa katawan natin bilang mga Kristiyano, no? Sabi nga doon, no? Translated na tayo sa kingdom ng ating Panginoong Jesucristo. Dito sa, ngunit sabi niya, nevertheless, believers still struggle with sin. No? Patuloy tayo ng struggle pa rin sa kasalanan. God made an observation some 5,000 years ago that is still valid today. No? Naobserbahan ito ng Panginoon, no? Yung bago pa panggunawin yung sanlibutan noon, bago pa magpadala ng baha, no? In Genesis chapter 6 verse 5, ang sabi doon ay, and God saw that the wickedness of man was great in the earth. Nakita yung kasalanan, di ba? Ng tao sa sanlibutan. Sobrang-sobra, no? Was so great in the earth. And that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Patuloy na, ang laman ng isip ay evil, no? Gawa ng hindi maganda, no? Kaya, kung nangyayari ito sa atin ngayon, nangyayari rito noon pa. Nakita na ito ng Panginoon. At ito ang, tinugunan ito ng ating Panginoon, no? Nung pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus upang hanguin tayo doon sa power ng kasalanan nito. Napatuloy na umaalipin sa tao. Even sa mga mananampalataya, may mga mananampalataya pa na naging alipin pa rin ng kasalanan. Nagsistruggle pa rin, no? At hindi mabitaw-bitawan yung magagawa na masama. Kaya sabi nga doon, sa Genesis kanina, and that every imagination of the thoughts of his heart, no? Yung kasalanan, was only evil, no? Laman ng puso. Puro kasamaan ang laman ng puso, no? Dito, Paul vividly described, no? Brightly, no? Malinaw na dinidescribe ni Apostol Paulo, the inner turmoil, no? Yung kaguluhan dito sa with which most of us are able to identify. Alam naman natin eh,
na may laba, may kaguluhan dito sa buhay natin, no? Di ba kung dyan, pag nakagawa tayo ng hindi maganda, no? Yung damdamin natin, kagad maano natin, ha? Pinapaalala sa atin ang banal na espiritu na, nako, nakagawa naman ako ng hindi maganda, no? There is a hidden source of impurity, no? That lies at the root of all of wrong in all of us, no? May ka impurity, may karumihan, no? Hindi maayos, no? That lies at the root of wrong in all of us. Lahat ng mga ginagawa natin na hindi maganda, no? He told over the common experience of believers struggling to live in spirit, yet still living in the present evil world. Itong ano, no? Actually, hindi lang ito na obserbahan ni Apostle Pablo sa sarili niya. Actually, yung kanina, yung verse 5 ng teksto natin, inaasabi ni Apostle Pablo yun, yun ang buhay niya nang hindi pa siya mananampalataya. Tapos sinabi naman niya sa verse 6 na ito na ako ngayon. Ganun din sa atin ngayon, ano? Sa mga mananampalataya ngayon, ganun ang buhay rin natin ngayon. Ito rin ang experience natin sa mga kasama sa ibang mananda. No? Nagsistruggle tayo. We are struggling to live. Gusto natin mamuhay ayon sa espiritu. Ngunit, namumuhay pa rin tayo living in the present evil world. Anong ibig sabihin dito? No? No? In Galatians 1:4, sabi niya, who gave himself for our sin that he might deliver us from this present world according to the will of God and our Father. Bakit pinadala si Kristo Jesus? Bakit namatay si Kristo sa cross ng Calvary? Para i-deliver tayo, no? Yung mga mananampalataya ay i-deliver dito sa kasalanan ito na patuloy na nagsastruggle tayo, no? Patuloy tayong nandyan yung, ano? No? Experience natin. Gusto natin, no? Kaya nga sabi kay Rina, gusto kong bumait, ngunit hindi ko magagawa. Marami mga mananampalataya, halos lahat tayo ay may struggle dito. Gusto nating mamuhay sa espiritu, ngunit still living in the spirit, present world. Nandito ba tayo sa mundong ito, eh? Hindi pa naman tayo. Ang salvation natin ay hindi pa buo talaga. Tunay na lang na ang salvation natin ay magiging buo pag nakaharap na natin ang Panginoon natin. So, doon na tayo sa presensya ng ating Panginoon pagkatapos ng rapture, no? Yan. Sabi nga ng Apostol Pablo dito sa text natin kanina, he knew what was right and wanted to do what is right. Alam niya kung anong tama at gusto niyang gawin ang tama. Di ba ganun din sa atin kung minsan? Alam naman natin kung anong tama, eh. Alam naman natin kung anong mali, eh. Ngunit, at yan ay gusto natin gawin, no? Sabi nga dito, yet, he could not do it. Hindi niya kayang gawin, no? Sabi niya, he knew what was wrong. Alam naman niya kung anong mali, eh. And did not want to do it. Hindi niya kaya, at ayaw niya sanang gawin ito. Sabi niya, yet, he did, no? Ngunit, nagagawa niya. He was pulled in to a direction. He was at the war within himself, no? Parang may nakita ba kayo ng tug of war? No? Di ba? Yung opposite direction, naghihilaan ito. Ganyan ang buhay ng Kristiyano. Sa bawat direction, hinihila ka dito ng tama. Hinihila ka naman ng mali dito sa kabilang direksyon. May tug of war, no? At tayo mga Kristiyano ay nagkakaroon ng tensyon dito sa ano natin. Di ba? Pag inuunat ka ba, anong nangyari sa'yo? No? Hinahatak ka. Mayroong tensyon dito sa kalagitnaan, no? Na hihila tayo in the opposite direction. We can discern from verses 7 to 13 that an inward tension, no? Mayroong pressure, no? Inward pressure to have entered the new life of grace. Mayroon pa rin, no? Mananampalataya na tayo. Namuhay na tayo, no? Sa Espiritu, sa biyaya ng Panginoon. Ngunit, mayroon pa rin tension dito. Paul knew that believers had been freed from the law of sin and death. Alam niya ito na Apostle Paul, sabi niya, na-delivered na tayo, eh. Under the law of sin and death, eh. Yan. Yet believers still live in the world and so we are caught up in the struggle with evil and temptation. Yan.
dito pa rin tayo sa mundong ito. Namumuhay pa rin tayo dito. Hindi pa tayo naalis dito sa mundo. At ang mundo nito ay puno ng kasalanan. Kaya nga, yan ang ginawa ng ating Panginoon eh. He delivered us from this present evil world. Yan. Niligtas niya tayo dito. He delivered us. Yan. We are caught up in the struggle with evil and temptation. Nagsastruggle pa rin tayo sa kasamaan at mga temptation. Maraming mga temptation pa rin dumadating sa buhay natin. On one hand, the believer is free from the bondage of sin and death. He or she has received the promise of eternal life and indwelling presence of the Holy Spirit. Di ba gano'n ang ano? Nang tinanggap natin si Jesus Christ bilang Diyos at kapaligtas ng buhay natin, no? Anong promise ng ating Panginoong Jesucristo? Eternal life, buhay na walang hanggan, at ang indwelling, you know, yung banal na indwelling of the Holy Spirit, no, sa buhay natin. Kasi ang pag-indwell naman ng buhay, banal na Espiritu sa atin, instantaneous yun eh. Sa oras na pagtanggap natin sa ating Panginoon bilang Diyos sa pagdias, nagsisi tayo ng ating kasalanan, automatic yung banal na Espiritu ay nag-indwell na dito sa atin. Dapat natin ang malaman na magkaiba yung indwelling ng Holy Spirit sa feeling ng Holy Spirit. No? Ang indwelling of the Holy Spirit ay minsan lang at ang feeling ng Holy Spirit ay patuloy ito araw-araw sa buhay natin. Puspos ng banal na Espiritu. Kaya ang banal na Espiritu ay nag-indwell na dito sa atin mula nang tinanggap natin siya ang ating Panginoong Kristo bilang Diyos at Kapaligtas. Kaya nga may sinasabi ko minsan na huwag natin i-grieve eh. Kasi pag gumawa tayo ng kasalanan, gini-grieve natin yung banal na Espiritu na nandito na nakatira sa ating puso. No? On the other hand, they were subject to temptation, no? Failure and sin because of their continued human existence. No? Tao pa rin tayo, dito pa rin tayo namuhay eh. Kaya we are subject to temptation. Dumadating sa buhay na may mga failure pa rin dumadating, no? At ganoon din kasalanan because of their continued human existence, no? Believers experience the tension of coming to grips with conflicting realities. The tension of living in two worlds at the same time. Namumuhay tayo sa dalawang mundo, no? Two forces pull for a time and resources, no? Good and evil, no? Namumuhay tayo sa mundo ito. Nandiyan yung good and evil. The desire to give allegiance to God as Lord of life, battle with the present, ever-present temptation to surrender to evil, no? Gusto nating mamuhay, no? Gusto nating maging matapat sa ating sa Diyos, sa pamigil, sa ating Panginoong Jesucristo. Ngunit patuloy na lumalaban tayo dito sa mga temptation na minsan hinahatak tayo para sumurinder dito sa evil nito. Yan. Many believers are beset, no? Na-overcome tayo, affected tayo, no? By sin because they have not taken hold of the fullness of the gospel of freedom. Hindi natin nahawakan talaga yung tunay na mabuting balita, gospel of freedom. Na dapat na i-realize natin talaga, malaya na ako eh. Hindi ako dapat mamuhay na sa ganitong ano. Yes. Pinalaya na ako ni Kristo Jesus eh. Namatay na siya noon sa cross ng Kalbaryo para ialay ang kanyang buhay, para hanguin ako dito sa kalagayan nito. No? Hindi pa talaga natin taken hold, no? Maraming mga mananampalataya na hindi pa talaga nahawakan yung gospel of freedom, no? Na madali pa rin nahatak sa kasamaan. As Christian, we live in two worlds, no? Namumuhay tayo sa dalawang mundo. With all the accompanying stresses that this brings, physically, we are subject to all the conditions of mortal life, no? Ano ito? Mga pain, suffering, and physical death, no? Ito sa mga physical na ano natin, subject pa rin tayo sa physical kasi dito tayo sa mundo ito, eh. Ngunit, spiritually, however, we are passed from death to life, no?
wala na tayo doon sa kamatayan. We are passed, no? To death and to life. No? Mula nang tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo, no? As sharers of Christ's death, burial, and resurrection, we have been raised, no? Muli tayong binuhay, no? New life na natin ito, eh. No? Nang mabaptize tayo, ang symbolize ito, bagong buhay na, bagong nilalang na tayo, no? Yung kasalanan natin na iwan na doon, nalibing na, namatay na, binaw na, no? We have been raised to walk in the newness of life. Yan ang challenge sa atin ito, eh. We have mamuhay tayo, we have to walk, no? Mamuhay tayo sa bagong buhay, newness of life, no? Buhay na kay Kristo Jesus. Buhay sa Espiritu. Hindi na doon sa dati nating buhay, buhay sa laman, no? Yan, no? Kaya ano dito, the war is on, no? Patuloy pa rin may labanan dito sa buhay natin. Dapat maalala natin bilang mga mananampalataya. Nandito pa rin ang labanan. Believers fight in spiritual warfare against evil in Ephesians 6:12, no? Tingnan nyo sa Biblia na lang nyo. Patuloy na nandyan ang spiritual warfare natin. Labanan natin spiritual. The struggle is with ourselves. Ang labanan natin, eh, una kalaban natin, ang sarili natin, eh, ourselves. No? Kasi dito pa rin tayo sa laman, eh. Gusto natin gawin mga bagay kuminsan na gusto ng laman. Ngunit dapat alalahanin natin, sabi kanina, dapat na mamuhay na tayo in the newness of life. No? It also, ang labanan natin ay kay Satan. No? Yan. Hindi lang sarili natin, kalaban natin, kalaban din natin si Satanas na patuloy na gumagawa upang ang mga Kristiyano ay tunay na makuha niya. Maging talunan ng Kristiyano. Ayaw niya na maging natagumpay yung mga Kristiyano. Tuwang-tuwa siya pag nakita niya tayo na nahulog sa kasalanan. Yan. Sin attacks through our desires, no? Number one niya na inatatak yung mga desires natin. Ano bang mga desires natin gusto sa buhay? No? Ano bang hilig natin? Ikaw mahilig ka sa kayamanan, no? Mahilig ka sa mga pagnanasa. Saan? Doon ka inatake. Yan. Yan ang inatake ng kasalanan. Sin attacks through our desires and temptation enter into our thoughts and to control us. Yan. Yan, pumapasok sa ang temptation, pumapasok dito sa ating mga pag-iisip and seek to control us. Nais niya na kontrolin yung buhay natin. Yan. However, the believer has no excuse for personal responsibility. No? Tuli, hindi tayo pwede ng mga tuwira na hindi ko na kaya, hindi ko kaya kasi. No? May responsibility tayo bilang mananampalataya, personal responsibility na dapat labanan ito. Ha? Diba? Pinanalo nito ni Kristo Jesus, eh. Dapat na tayo ay patuloy na rin lumaban. Huwag tayo maging talunan. No? At sabihin natin, hindi natin pwede sabihin na the devil made me do it. Ang diablo kasi ang gumawa nito para gawin ko ito, eh. Kaya dapat natin alihan, no? The struggle is real, but we have a victory. Huh? Tuhunay, no? Hindi lang ito, parang abstract na labanan, eh. No? Hindi lang kunwari itong labanan. Totoo itong labanan natin, spiritual ang labanan natin. No? But we have a victory. No? At yan ang pangatlong puntos natin ngayon sa gabi ito. Victory in Jesus, no? In Romans 7:24-25, no? Dito nakita natin, full cry of anguish in verse 24 is more than frustration than despair. Hindi ibig para po sa ano siya, no? Frustrated si Apostle Pablo dito. Hindi yung desperado, hindi ba iba yung pag desperado ka, parang wala ka nang magagawa. Parang inutil ka na ba na ano ka na, surrender ka na. Ayaw ko na, wala na akong magawa, no? Ang si Apostol Pablo dito, frustrated lang siya, no? Parang, ito sa buhay, ano ba itong nangyayari nito, sabi niya. Ang ano nito, what do we do with the tension? Ano ba gagawin natin, no? What do we do with the conflict? Anong gawin natin dito sa stress nito, yung tension sa buhay natin?
yung conflict, no? Yung labanan dito sa buhay natin. How do we do? How do we win victory? Sa kasalanan, paano ba natin labanan 'yo? Paano ba tayo maging matagumpay sa kasalanan, no? Who would bring deliverance from death? Kasi sabi nga natin, kasalanan papunta sa kamatayan nito. Who would bring deliverance from death? Sino? Yan. Dapat malaman ito ng mga mananampalata. The intense outcry is not simply an abstract argument, no? But the personal experience of pain in Paul's heart. No? Hindi lang ito, kunwari na parang abstract itong nakikita, na argumento sa buhay niya. Kundi nakita niya ito na personal experience ito ng pain, yung sakit sa puso ni Apostle Pablo. Nasabi niya, bakit sa mga struggle na ito, malamang madalas nahulog, madalas na naging talunan yung mga mananampalataya. God give us the gift of eternal life the moment we give our lives to Jesus Christ as Lord and Savior. No? May buhay na walang hanggan na tayo eh. Yes. Assured na yun eh. Sa, dahil doon sa ginawa ni Jesus Christ sa cross ng Calvary. Yet, as a newborn babes in Christ, we must grow. No? Dapat na lumago tayo. Hindi lang tayo manatili doon sa kalagayan natin. Di ba? Nang tinanggap natin si Kristo. Sapat na yun. Hindi. Dapat na araw-araw lumago tayo bilang mananampalataya. And growing is a lifelong adventure, no? Habang buhay ito, no? Lifelong adventure that ends only when we meet Him face to face. Sino ito? Si Jesus Christ. Pag ma-meet na natin siya, matapos lang itong, ano, ito, yung paglago natin spiritual, tuloy-tuloy ito mula nang tinanggap natin si Jesus Christ, no? Bilang Diyos sa pagligtas ng buhay natin, hanggang sa muli, hanggang sa makita natin, makaharap natin ang ating Panginoong Jesucristo, face to face na. Rapture na ito. No? Sabi nga, as we grow, we discover imperfection in our lives. No? Habang lumalago tayo, nakikita natin na may rami parang kakulangan pala dito sa buhay natin. Hindi pa pala ako sapat. No? Sabi nga ni Apostle Pablo doon sa Philippians, eh, sabi niya, madalas niya lagi siya sa namadapa siya. No? Marami mga ano, sabi niya, hindi ko pa rin na nag-grasp yung ano, hindi ko pa rin nag-aban yung tunay na tudlain ko. No? At anong ginagawa ko? Sabi na Apostle Pablo, nagpatuloy ako sa pagtakbo. No? Yan. Takbuhin. Ang Christian life natin ay isang takbuhin. Maraming mga imperfection ito sa ating buhay, sa may discover na. Our lives may not be consistent with our profession of faith many times, no? Kuminsan parang iba yata, iba yung profession of faith natin, ano? Hindi consistent, no? Iba yung pamumuhay natin. Kuminsan naman, matagal na tayong Kristiyano, parang ano pa rin tayo, no? Parang baby Christian pa rin tayo, no? The closer we come to Christ and His light, the more we see our need, no? Habang patuloy tayong lumalapit sa atin, no? Lumalapit sa ating Panginoon, no? The closer we come to Christ and His light, the more we see our need, no? Kita natin na dapat pa pala, yung pangailangan natin na dapat pa pala maging malapit tayo sa ating Panginoon. Yung pangailangan natin, ano? And the more we depend on Him, and the more we depend on Him. Dapat na patuloy tayo magdepende, hindi sa sarili natin, kasi nung salaman pa tayo, ang we depend on sa flesh eh. Ano bang makaya ko, ano bang magagawa ko? Ngayon wala tayong magagawa. Ang magawa natin ay magtiwala sa ating Panginoon. We depend on our Lord Jesus Christ, no? Sapagkat siya lamang ang magkakayanan na lumaban dito, no? Ihango tayo sa mga kasalanan at kasamaan ito. But at the same time, we grow to depend more on His love and grace. Mag-depend tayo, no? As we grow, no? Sa paglago natin, dapat mag-depende tayo sa pag-ibig at biyaya ng ating Panginoon. No? Di ba doon sa Ephesians 2:8? For by grace we are saved through faith and not we ourselves, no? It is the gift of love. It is the gift of God, not of
works less any man should boast, no? Kita natin. Wala tayong ipagmamalaki. Kailangan na magdepende tayo sa ating Panginoon, hindi sa sarili nating kakayanan. This is Christian growth. Ganito ang paglago Kristiyano, no? Patuloy na pagtitiwala, pagdepende sa kapangyarihan ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon. The cry of frustration in verse 24 is followed by the shout of triumph in verse 25. Makita nan. Ano ito? Sabi niya, Paul thank God because of Jesus Christ our Lord. Dito natagpuan ni Apostle Pablo, no? Nagpasalamat si Apostle Pablo na kay sa ating Panginoong Jesucristo, no? The answer of the dilemma of his soul, no? Yung problema ng the answer sa mga problem ng kanyang kaluluwa. The question of sin, no? Kasalanan. And the failure of his life was Christ, no? Maraming mga failure sa buhay natin, ngunit ang kailangan natin si Kristo Jesus, no? Maraming mga question natin, no? Sa kasalanan. Bakit nagagawa ko pa rin ito, no? Yan. Problema sa ating kaluluwa. Rescue is available, no? Kita natin dito sa pamagitan ni Kristo Jesus ay rescue, no? Maski pa yung dito tayo, nagsastruggle tayo sa kasalanan, rescue is available through Christ. Si Kristo Jesus lamang magagawa nito. Wala nang iba. Forgiveness was possible, di ba? Kung saan madalas tayo natitisod na nalaglag sa kasalanan, ang kailangan naman natin ay humingi ng tawad sa Panginoon na huwag na natin ulitin itong mga kasalanan ito. No? Forgiveness was possible through Christ. New life was found in Christ. Natagpuan ni Apostle Pablo yung tunay na yung bagong buhay kay Kristo Jesus. Hindi niya yung dating buhay niya, yung nagkatiwalaan niya yung kanyang sarili, yung buhay na sumusunod sa mga kautusan. Ngunit ito'y patungo naman sa kamatayan. Sabi nga doon sa verse 24, sabi niya, O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death, no? Sino? Yung frustration na puso, sino makapag-deliver sa akin? Sino makapagligtas sa akin? No? Sa kasalanan at kamatayan, sabi niya. Ngunit, dito sa verse 25, sinabi niya, I thank God through Jesus Christ our Lord, no? Nagpasalamat siya sa Diyos, sa pamagitan ni Kristo Jesus, na ating Diyos, no? So then with the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin, no? Makita, nagpapasalamat si Apostle Pablo, no? Who shall deliver me, no? I thank God through Jesus Christ, our Lord. Yan, natugunan niyo mga katanungan ni Apostle Pablo, sino makapag-deliver dito sa atin sa kasalanan? Sino makapagligtas sa akin, no? Yan. What a tremendous promise of victory. Oh, nakita natin. For believer in this present world. Tayo mga Pilipino, ito ang promisa sa atin sa mga mananampalataya nito, this present world, no? Sa panahon ito. Tension and struggle are typical characteristic talaga ito sa buhay Kristiyano natin, sa mga believers. Hindi nawawala itong tension and struggle nito. May hatakan dito, may labanan dito sa buhay natin, no? Sa mga believers, no? But doom and defeat do not have to typify our lives, no? Hindi dapat ito mag-characterize ito sa buhay natin. Hindi dapat ito na mag-manifest sa buhay natin yung doom and defeat nito. Maging talunan tayo ng mga Kristiyano, diba? Diba? Tatawanan lang tayo ng Diablo pag ang isang Kristiyano ay talunan na laglag sa kasalanan. At sabihin na naman niya, siyempre, ang trabaho ng ano niyan, i-accuse tayo naman sa ating Panginoon. Sabihin na, oh, kita mo yung anak mo? Nagkasala na naman? Sabi niya, tension and struggle are typical to our daily experience as believers. Lagi natin naranasan ito as believers. But doom and defeat do not have to typify our lives. No? Praise the Lord. No? Kita natin. No?
purihin ang Panginoon sa kanyang ginawa sa cross ng Kalbaryo. Siya mismo, no? Ang ginawa ng ating Panginoon, siya ang nagligtas sa atin. Siya ang lamang ang makapag-deliver sa atin sa mga struggles natin ito. Una, niligtas tayo, no? Sa kautusan. Kung nangligtas na tayo, patuloy pa rin may struggle dito sa buhay natin bilang mananampalataya. Ngunit sinabi dito ng ating Panginoon, we have a victory, no? Yan. Hindi tayo talunan ng mga Kristiyano. Bilang konklusyon natin dito, sa gabi ito, Christians live in two worlds, no? Nabubuhay ang mga Kristiyano sa dalawang mundo. With all the tension involved in these kinds of life, temporarily, believers live in the world of flesh and blood, subject to all of its limitation, diba? And potential for hurt and harm. Yan pa rin ang buhay natin. Hindi pa rin tayo, may mga limitasyon pa rin sa ano natin. Hindi pa rin natin maranasan yung mga hurt and harm. However, because of Christ, believers spiritually have passed from death to life. Dahil sa ginawa ni Kristo, wala na tayo doon sa we are passed from death unto life. May buhay na walang hanggan na tayo eh. No? We live in the world, yet we give allegiance to one Lord. No? Namumuhay tayo dito sa mundong ito po ang allegiance natin sa ating Panginoon. No? We exist now in both worlds, but one day, the present struggle will give way to victory. Yung present struggle na ito, no? Namumuhay tayo dito sa dalawang mundong ito, no? Good and evil, no? But someday, yung present struggle natin will give way to victory, no? A victory that is already secured and assured by our Lord Jesus Christ. No? Sa ginawa niya sa cross ng Kalbaryo, secured na victory natin eh. Talunan na yung kalaban eh. Wala na magagawa yung kalaban. Ang magagawa na lang niya, inisin tayo eh. Guluhin tayo eh. Ngunit talunan na siya. At future niya ay nakalaan na para doon sa dagat-dagatang apoy. But we as Christians, mamuhay tayo in the newness of life. No? At alam natin, doon sa presensya ng Diyos, maging masaya tayo at ma-enjoy natin ang kalawalhatian ng Panginoon. Purihin ang Panginoon sa gabi ito. Let us pray. Father God in heaven, muli patuloy na nagpasalamat kami. Thank you Lord sa iyong salita na napagbulay-bulayan namin sa gabi ito. Tunay nga maraming mga na hinango na kami doon sa kasalanan. Mayroon pa rin struggle dito sa buhay namin. Ngunit, may victory po nyo. Hindi kami talunan, kundi dahil sa ginawa ni Jesus Christ sa cross ng Kalbaryo, naging malaya kami sa lahat ng ito. At ang victory as assured. Maraming salamat o Lord sa gabi ito. In Jesus' name, Amen. Matthew chapter 6 verses 19 to 21. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Matthew chapter 6 verses 19 to 21. Salamat po Panginoon Diyos sa natapos na iyong gawain sa gabing ito. Salamat sa oras na ito na kami po ay magbibigay puri sa inyo sa pamamagitan ng aming mga
tithes, ang offerings namin, aming mga love gifts. Ganun din ang mga missions, mission funds, building funds. Lahat na po ng mga salaping ito, Panginoon Diyos, ay pasalamat namin sa iyo sapagkat kami, Panginoon Diyos, ay pinagkakatiwalaan mo sa aming mga hanap buhay, ang aming mga trabaho, maging ang mga negosyo ng mga kapatiran ay patuloy mo, Panginoon, na pinagpapala. Salamat po sapagkat ang mga biyayang ito ay lahat galing sa iyo. At dalangin namin, Panginoon Diyos, na lahat ng salaping ito na nalilikom ay maging kagamit-gamit sa iyong mga gawain. At ganun din, marami pa ang maabot na kaluluwa na hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoong Jesus. Salamat po muli sa pagpapala mo, pagpalain mo ang buong kapatiran na patuloy na at masaya na nagbibigay sa iyong mga gawain. Lahat ng ito po ay aming pasalamat sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen.
Muli, Panginoon Diyos, nagpapasalamat kami sa iyong mga salita sa gabi ito. Ang dalangin namin na magpatuloy ang bawat isa sa pag-aaral ng iyong salita sa aming mga tahanan. At patuloy kami, Panginoon Diyos, na magsaliksik ng iyong salita. Nang sa ganoon ay higit ka namin makilala at kami, Panginoon Diyos, ay magpatuloy na magtiwala sa iyo. Bagamat marami po ang nangyayari sa kapaligiran sa panahon ngayon, alam namin, Panginoon Diyos, na mga bagay na ito ay kontrolado mo at iniingatan mo ang iyong mga anak. Salamat po sa lahat ng biyaya mo. Magpatuloy kami, Panginoon, hanggang sa Sunday ay handa po namin naming mga sarili muli sa pakikinig at pag-aaral ng iyong salita. Palayin niyo po ang patuloy na gumagawa sa lahat ng programang ito, mga may parts sa program, ay pagpalain mo, Panginoon, mga buhay nila. Salamat po muli, Panginoon Diyos, sa darating pang mga araw. Dalangin namin na magpatuloy kami na mag-pray sa bawat isa. At nasa ganon, ang aming mga buhay bilang isang mananampalataya ay nagpapatuloy na lumago at nagpatuloy na mag-mature, Panginoon. At lahat ng ito ay aming samot na langin sa matamis na pangalan ng Anak na si Kristo Jesus. Amen.